Magandang umaga po sa ating lahat mga kapatid. Nandito na naman po ang inyong Kuya Edmar. At patuloy po akong nagpapasalamat sa aking mga kapatid na sina Ricky Tapia, Janina, Paula. Maraming salamat sa buhay nyo at patuloy po akong nananalangin sa buhay ninyo. Maraming salamat din po kay ading Frede Lorin at kay Joshua Servas, kay Cebuana Guapa Kaayo, kay Kapsat Jesse Monteverde, kay isa rin kapsat na si ang kapatid nating si Ma'am Mavets, maraming salamat kay The Unbreakable at sa aking kaibigan po na si Robert D. Guzman, sa aking mga kapatid din na sina Chris TV at Lena Libaon po. Maraming salamat po sa buhay ninyo at patuloy po tayong pagpalain ng Panginoon. At patuloy ko pong ipinagpipray ang kagalingan po ng kamay, ng ating kamay at ng ating kapatid na si Cebuana Guapa Kaayo. Ate, God will heal you. Basta maniwala lamang po tayo sa Panginoon. At lagi po natin iisipin din po ang kalusugan natin before anything else. Kasi kung hindi po natin iisipin yung kalusugan natin, wala po tayong magagawa sa trabaho kung hindi po natin aalagaan na ating sarili. Ati Rina Linji, patuloy po akong nagpe-pray to ease the pain na nararamdaman mo ngayon. God knows kung saan kaya yakapin, kung saan kayo yayakapin bilang isang pamilya. Ngayon po mga kapatid, ang title po ng ating daily devotion ay pinamagatang, Are You Prepared for All Good Works? Sabi na dito. Sabi po dito sa Timoteo, 2 Timothy chapter 3 verse 17, that the man of God may be perfect, truly furnished unto all good works. Sabi po sa Tagalog, upang ang lingkod ng Diyos ay magiging karapat-dapat at handa sa lahat ng mabubuting gawain. Sabi pa po dito sa ating daily devotion, the work of God are many under the sun. He is working in the lives of human beings, animals, trees, fishes, etc. Take human beings for example. There are a lot of works He is doing in our lives, families, marriage, job, businesses, etc. The work of God are described as good works because our God is good, and only goodness proceed from Him. Diba? Lahat po ng gawa ng Panginoon ay mabuti. Siguro po, naisip mo, paano naging magawa, naging mabuti ang gawa ng Panginoon? Nandyan yung trahedya, nandyan yung mga pandemic, nandyan yung kasamaan. Siguro, masasabi natin ito na pagpapalo sa atin it because sa totoo lamang po, if we receive lang tayo ng receive ng blessings ng Panginoon, aminin man po natin o hindi, mas nauuna po nating i-celebrate ang blessing na yan kaysa i-celebrate or magpasalamat sa Panginoon. Aminin mo man o hindi ngayon sa harapan ng Panginoon, alam niya ng Panginoon kahit ang lingkod ninyo minsan nakakalimot at laging nakakalimot. Sabi pa po dito, dear beloved, what work are you doing for God? There are a lot of things we can do for good, for God. Simply be observant and be concerned about the needs of people. And God will direct you to minister in the particular area. Diba? Ano po ba yung dapat mo? Ano po ba yung nagagawa mong kagandahan sa harapan ng Panginoon? Hindi po ba yung dapat nating gawin is magpasalamat tayo every time sa pagkagising pa lamang natin, sa mga kinakain natin, sa mga blessing na kinatatanggap natin, at maging po sa end of the day, just simply say, Lord, thank you for this another day. Diba? For this another day na sinamahan mo ako. Lord, maraming salamat po Panginoon sa mga pagsubok na ibinigay mo dahil mas matibay na ako bukas dahil alam po nandiyan ka. Di po ba? Yung nararamdaman mo ngayon na sakit na loob, yung nararamdaman mo ngayon na problema, siguro magpapalo yan ng Panginoon. Dahil siguro sabi niya, oh, nakakaliwat na ako na sa aking anak. Dahil mas pinaprioritize mo yung problema mo kaysa sa Panginoon. Or mas pinaprioritize mo ang blessing mo ngayon. Hindi mo nakikita o na isasantabi mo na ang Panginoon. Diba? Laging nasa huli na ang Panginoon. Diba? Saka ka na magpapasalamat kapag linggo na. Natanggap mo ngayong Lunes. So, ibig sabihin, nakalipas na yung linggo dahil yun ang, ano,
yung time na pagkaano natin sa simbahan, ganun. Nakalimutan mo na. Lumipas na yung ibang araw. Kasi hinintay mo pa yung linggo para magpasalamat sa Panginoon. Dapat everyday po tayo, pag may na-receive man tayong blessing, magpasalamat po tayo. God will direct you to minister a particular area. Let us not forget that our primary responsibility is to preach and teach the gospel of God and to be His ambassador on the earth, di ba? By sharing the words, use the social media. Use the social media. Sabi nga ng kaibigan ko, sabi ng tawag ito, ng nagtuturo, sabi niya, kahit walang manood sa'yo, kahit sino, kahit nilalagpas-lagpasan ka man lang ng manunood sa'yo, or i-click lang yan sa, i-click lang yan tapos pagka, iwas sila. Continue sharing the words of God. It because, hindi sila ang piniplace mo, or hindi yung viewers mo ang piniplace mo, or hindi yung viewers or sarili mo yung nililift up mo. Sa pag-preach, sa pag-share ng salita ng Panginoon, huwag mong asahan na lahat ng tao, lahat ng kapwa mo ay pupurihin ka, or lahat ng tao ay hihinto sa'yo para makinig. Sad to say po, totoo yan na isa sa walang bahala na lamang po ng iba. It because isipin lang nila, I believe in Him. Sabi nga po sa pag-aaral, hindi lamang po sapat na believe ka talaga sa Panginoon. It much better na may alam po tayo sa Panginoon at nakikinig o nagbabasa po tayo. Sabi nga po dito, maging ambassador tayo sa mundong ito. Diba? Magsilbi po tayong tagapalaganap po ng Panginoon. Ng salita ng Panginoon. Simply by sharing the words of God. Diba? Nandyan po yung mga apps na daily devotion. Nandyan po yung mga apps na delivery. Nandyan po yung Biblia sa tabi ninyo. Along kagin nyo po, isang pahina po sa isang araw. At doon mo po mararamdaman. Doon po mo mababasa. Doon mo po mapapalawak ang direksyon mo sa Panginoon. God will ease the pain and God will ease the challenges in your life. Lagi po tayong nagbabasa. Lagi po tayong nakikinig. Tayong nagpe-praise and worship sa Panginoon. Sabi pa po nga dito, Beloved, how prepared are you to be and to take on the work of God? The opening scriptures gives you a clue that the preceding scripture has the answer. All scriptures is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for corrections, for instructions of righteousness. Sabi pa dito, focus on feeding yourself with the Holy Scriptures and allow them to be your doctrine, teaching and conviction, correcting and instructing you in righteousness. Doing this every day and making them your lifestyle will fulfill, prepare you to handle good, to handle God's words in various levels. Hallelujah! God bless us all. Diba? Sabi nga po dito sa sa last po natin, so yan, focus on feeding yourself with Holy Scriptures and allow them to be your doctrine, teaching, conviction, correcting, and instructing the righteousness. Diba? Ako po, sa totoo lang, opo, marami, alam ko po, marami nagja-judge sa akin ngayon. It's because nakikita nila sa akin mismo. Ayun, marami po nagja-judge sa akin ngayon. Para sa akin po, tinatanggap ko po lahat ng judgment ninyo. Tinatanggap ko po lahat ng sinasabi ninyo. O hindi man ninyo sinasabi o iniisip mo, tinatanggap ko lahat yan. That because I will not place you in my place. Sa inyo yan, sinasabi ninyo yan, iniisip ninyo yan. Wala po akong sinasabi, lift up ninyo ako or inililift up ko yung sarili ko. The only one na inililift up ko dito, na itinataas ko at ang pangalan ng Panginoon. Isa lamang po akong taong marumi. Isa lamang po akong taong madumi. Hindi po ako malinis na tao. Inaamin ko po sa inyo. Madumi po akong tao. Makasalanan din po akong tao. But I always repent to the Lord. Hindi ko po inaasahan ang the good comment ninyo or the good ways ninyo na pagsasalita.
But God will always be first to me. Hindi ko po hindi ko po sinasabing ako po ay malinis. Lagi ko po sinasabi. Isa lamang po ang nililift up ko dito at isa lamang po yung pinupush ko dito. God, si Lord Jesus Christ lamang po ang ipinupush ko sa daily devotion ko na ito. Sabi pa po dito, doing this every day and making them your lifestyle will fully prepare you to handle God's work and various level. Diba? God bless us. Diba? Masarap po at the end of the day na nakapag-share ka ng salita ng Panginoon. Dahil kahit nandyan po yung problema mo, kahit nandyan po pa yung trabaho mo na nai-stress ka, pero at the end of the day, mayroon kang kapahingahan dahil nandyan lamang po ang Panginoon. Dahil lahat ang alam, dahil ang sabi ng Panginoon, lahat ng nangyayari sa buhay mo ay nakasulat na sa aklat ng buhay. Dahil magpasalamat po tayo, mga kapatid, na ang pangalan natin ay nakasulat na sa aklat ng buhay. Huwag po nating hayaan na mabura po ito. Kapag tayo po ay nakatanggap ng blessing, share the blessing, hindi lang po financial, kundi sa salita ng Panginoon. And mga kapatid, bago po tapusin ang daily devotion na ito, samahan niyo po ako sa pagtatapos ng daily devotion na ito sa maikling prayer. Dear Heavenly Father, thank you for feeding us with your words today. We promise to focus on feeding and equipping ourselves with the Holy Scriptures in order to be fully prepared for your good works. Please prompt us anytime we neglect your words, and we will repent in Jesus' name. Lord, maraming salamat po, Panginoon, sa mga pagkakataon ito, Panginoon, na bless mo kami, Panginoon. At Lord, maraming salamat po sa mga salita mo, Panginoon. At ikaw lamang po, Panginoon, ang tinataas namin, Panginoon. And Lord, patawarin mo kami, Panginoon, sa lahat ng aming pagkakasala, Panginoon, at pagkukulang. Bantayan mo rin po, Panginoon, ang mahal namin sa buhay, Panginoon, at provide, Panginoon, lahat ng mga needs nila, Panginoon. Kami rin po, Panginoon, malayo, Panginoon, sa kanila, Panginoon. Bigyan mo kami, Panginoon, ng kalakasan. At bigyan mo pa po kami, Panginoon, ng ilaw mo, Panginoon, upang ikaw lamang po, Panginoon, ang makita namin, Panginoon. Lord, ito lamang po, Panginoon, ang samadalangin namin, Panginoon. In Jesus' name we pray. Amen. Mga kapatid, maraming salamat po. At pagpalain po tayo ng Panginoon. Arigat gozaimasu.